mo palalo dinidikdik mo lalo. Sobra pa ngayong ginawa mo eh, din nagsinungaling ka. Kami, nagmakaawa. Ako? Wala sa ugali ko ang magmakaawa sa mga taong gaya mo. Grabe ka. Patay na nga si nanay, sinisiraan mo pa. Dinidiin mo palalo, dinidikdik mo lalo. Para lang kuno sa reputasyon mo. Usap-usapan ngayon sa social media ang latest video ng vlogger na si Jose Halorina sa kanyang YouTube channel tungkol sa sikat na singer-vlogger ni si Donalyn Bartolome. Ayon kay Jose, matagal siyang nanahimik tungkol sa isyong inilabas niya ngayon dahil nagkaroon sila ng kasulatan at kasunduan ni Donalyn at pamilya nito na hindi na siya muling magsasalita tungkol dito. Ngunit dahil nga tila si Donalyn na rin umano ang unang lumabag sa kasunduan nila dahil nagpadala sa kanya ng demand letter ang kampo ng singer-vlogger nitong June lamang at ipinadidilit sa kanya ang last vlog niya tungkol sa lolang tinulungan niyang makabalik sa totoo nitong pamilya. Ngunit bumalik sa pagiging homeless at namatay sa kalsada ay nagsalita na nga si Jose dahil matagal na rin umano siyang nanggagalaiti tungkol dito. Bago kasi ang demand letter na natanggap niya, nitong June lamang, ay pinag-usapan na rin ang reply ni Donalyn sa isang netizen na nagkomento sa kanyang vlog tungkol sa pagbili niya ng sports car. Ayon sa netizen, ang yabang, pero yung lola niya, di niya matulungan. Reply naman dito ni Donalyn, mag-ingat ka Mark, pwede kita kasuhan ng libel. Pag ako tinopak ng malala talaga, ikaw na lang kakasuhan ko kasi di ko nakasuhan yung isa. Dahil humingi sila ng sorry nung matanda, kaya pumayag ako sa settlement agreement. Why do you think dinilit yung video is spreading fake news? Ikaw na lang kaya pakulong ko to serve as a lesson to people is spreading fake news. I screenshotted your comment, your face, where you work. I can find you, and I will put you in your place. Ang lolang tinutukoy ni Donalyn at ang netizen sa komento ay ang lola mismo ni Donalyn na tinulungan niya 2 taon na ang nakakalipas upang makasama nito ang totoong pamilya nito na walang iba kundi si na Donalyn. Tinurn over nga raw ni Jose sa pamilya ni Donalyn ang pangangalaga kay lola dahil ito nga raw ang totoong pamilya nito. Kaya naman laking gulat niya umano nang may mag-message sa kanya at sinabing na sa isang tricycle lang lolang tinulungan niya noon at patay na. Nangyari ito noong August 8 ng nakaraang taon lamang, kaya hindi niya raw malilimutan ang petsyang ito. Alas 4 ng madaling araw raw namatay ang lola sa loob mismo ng tricycle at alas 6 na raw ng umaga sila na-inform at mabilis na pinuntahan si lola. Sobrang galit umanong naramdaman niya nang makita ang kalagayan ng pagkamatay ni lola. Dahil sa 2 oras daw nitong patay sa loob ng tricycle, ni isa sa pamilya ni Donalyn ay walang nagresponde. At dahil nga rito ay muling nabuksan ang issue at bilang makakarating na rin sa demandahan. Ngunit ayon kay Jose, handa siyang harapin anuman ang kasong isasampa sa kanya ng kampo ni Donalyn dahil alam niya raw na nasa tama siya. Samantala, wala pang pahayag tungkol dito ang singer-vlogger na si Donalyn.